Good day, guys, and welcome to another episode of Riding in Tandem. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, ang i-review naman namin ay ang Subaru Outback 2.5i Eyesight. Ano, ready ka na ba? Parati naman eh, tara na! Ang makina nito ay 2.5 liter horizontally opposed 4-cylinder double overhead cam 16-volt petrol engine. May maximum output ito na 188 PS at 5,800 RPM. At may maximum torque naman na 245 Nm at 3,400 to 4,600 RPM. Ang transmission nito ay linear-tronic CVT. At kung interesado kayong kumuha ng kahit anong Subaru na sasakyan, i-click nyo lang yung link ng website namin na nasa description sa baba. O di kaya, kontakin nyo itong number na ipa-flash namin sa screen. Gandang kotse, no? Pero alam nyo ba, mga ka-tandem, na automatic na sa brand new cars ang PMS or periodic maintenance service para humaba ang buhay ng sasakyan at safe tayo sa kalsada. Pero alam nyo bang hindi lang brand new cars ang kailangan ng PMS? Mas kailangan to ng mga sasakyan na nagkakaedad na para sigurado kang safe at tatagal ang buhay. Pinaka-importante dito yung engine oil, coolants, brake fluids at automatic transmission fluids. Sa change oil, dapat mga 5,000 kilometers, 7,500 kilometers or 10,000 kilometers. Depende kung anong oil yung gamit mo. At syempre, depende rin yan sa manufacturer kung anong recommendation nila. I-check mo na lang sa service manual ng sasakyan mo. Kagaya naman dito sa coolants, brake fluids at automatic transmission fluids, 40,000 kilometers ang gawin yung basis. I-check nyo yung odometer nyo kung kailangan nyo ng magpapalit ng fluids. Use Prestone! Subok na ng aming pamilya, subok na ng panahon! Gumamit ng Prestone engine oil, automatic transmission fluid, coolants at brake fluids! Hashtag at ease with Prestone! Sosyalin at hindi basta-basta! Yan ang dating sa amin ng Subaru Outback. Malapad kesa sa crossover. Mababa kung titignan, pero ang ground clearance pang SUV. Mahaba ang hood at ang headlights may distinct Subaru look. LED ang daytime running lights. Steering responsive ang projector headlights at LED rin ang fog lamps. Meron din tong adaptive driving beam para kahit naka-bright ka, magdi-dim siya ng kusa para hindi masilaw ang kasalubong mo. Ang grille may camera at accents na dalawang chrome bars na nagbigay ng bling sa unahan. Matte naman ang bumper na may silver accents para sa rugged look. Yes, pwedeng pang-rugged to, pang-rally dahil all-wheel drive kagaya ng WRX STI. Sa side, dito na magkakatalo kung rugged crossover ba o wagon. I-comment nyo nga sa baba kung anong palagay ninyo. Sa amin kasi, pwedeng any. Pwede siyang rugged crossover dahil doon sa mga matte body moldings at yung ground clearance kasi 213 mm. Pwede rin siyang wagon kasi ang haba nito. Mas mahaba pa siya kaysa doon sa ibang SUV at yung overall shape niya mukhang wagon din. Meron tong roof rails na may built-in crossbar kaya pwede ka nang mag-load ng cargo o kaya equipment sa ibabaw. Keyless na rin ang pagpasok sa sasakyan na to. At ang mga side mirror, nagtitilt ng kusa pag aatras ka. Meron pang camera dun sa passenger side. At umiilaw din ang mga toa pag merong paparating na sasakyan para warningan ka pag liliko ka. Two-toned ang mags at naka 4-wheel disc brakes. 225/60 R80 naman ang size ng gulong. Sa likod, makikita nyo talaga ang lapad, kaya for sure, sa loob, napakaluwag nito. May third brake light at spoiler, may defogger, wiper, reverse camera at parking sensors. Claw-shaped ang tail lights, matte ang bumper at silver ang diffuser. Nakatulong ba sa inyo ang mga videos namin sa pagpili nyo ng mga sasakyan? Kung oo, mag-subscribe naman kayo sa amin. Malaking tulong din sa amin yan. Kung meron din kayong topic na gusto nyong pag-usapan natin o kaya sasakyan na gusto nyong ipa-review, i-comment nyo lang yan sa baba.
Malamang excited na kayong makita loob nito, no? Pero saglit lang, tingnan nyo muna ito. Ito ang susi ng Subaru Outback. Plastic siya, merong mga silver accent sa gilid, merong lock button, ang unlock button yung Subaru na logo, merong pambukas ng trunk, at ang physical key nasa ilalim. Para sa price list, specifications at loan calculator, i-check nyo lang ang website namin sa www.rit-ridingintandem.com. O, eto na! Luxurious at techy ang interior, no? Kayo, anong masasabi nyo? Sige nga, i-comment nyo sa baba. Ang adjustment naman ng manibela, tilt and telescopic. Ang upuan, 10-way electronic adjustable seat. At pati yung passenger, 8-way electronic adjustable seat. Aba, bigatin, no? Sa space test naman, isang fist ko, kasyang-kasya, may konting space pa. Ang headroom ko naman, lampas 5 daliri pa ang space. Check naman natin sa likod. Hanep ang space dito. 5'8 ako ha, pero palagay ko, kahit mga 6-footer, kasyang-kasya dito. Ang space sa tuhod ko, 2 fist, pero sobrang space pa. Sa headroom naman, 5 daliri ko, may sobrang space din, grabe. Eh sa trunk kaya, may magkakasya pa? Tingnan natin. Space ba ang kailangan mo? Eto, hindi na nga kinaya ng ating G-test. Kaya ang ginawa natin ngayon, T-test. Tao test. So, 2 tao kasya dito sa likod. Kaya kung space ang kailangan mo, maraming marami dito. At kung kailangan mo pa ng more space, 60-40 folding seats din itong second row seats. So, kung maghahatid ka sa airport, maraming luggage, pwedeng-pwede ito sa inyo. It's Kaliko time! Simulan na natin sa ibabaw, meron siyang sunroof at ang cover niya matigas at solid. Meron siyang 2 map lights, lalagyan ng shades, parehong visors, merong salamin at ilaw. Ang rear view mirror, auto dimming. Ang manibela, super meaty, high class at super sporty. Sobrang dami nitong pindutan. Sa left side, may pindutan para sa infotainment system. Sa right side, cruise control, pati yung SI drive, yung sport at saka intelligent. Sa bandang ilalim sa left side, pindutan naman para sa instrument panel. Meron din siyang paddle shifters, o di ba, kumpleto? Ang instrument panel naman, simple, classy, analog gauges yung tachometer, analog din yung speedometer. May maliit siyang screen sa gitna para sa mga ibang information. Sa mga sidings, lahat ng tatamaan ng kamay mo malambot. Merong soft touch plastic sa ibabaw, bandang gitna at patungan ng siko mo, leather wrap naman lahat. Meron siyang chrome na bukasan ng pinto, meron ding piano black finish at silver accents para mas magandang tignan. Sa ilalim naman ito, merong bottle holder at compartment. May pindutan din dito para maset mo yung upuan mo sa 2 setting, pwedeng sa inyong mag-asawa. Pero mamaya, meron pa, pwede mo pang iset to ng 5 pang additional dito sa infotainment system. Ang dashboard naman, same sa mga sidings. Soft touch plastics, leather wrap, merong mga piano black finish at saka mga silver accents. Pero ang pinaka-star dito, yung 11.6 inches na infotainment system. Grabe, parang may tablet na nakasalpak dito sa gitna. Andito na yung controls mo ng infotainment system, pati yung aircon mo, pati car settings, at yung sinasabi ko sa inyo na pwede mong mag-set ng up to 5 users, no? Makikilala ka ng sasakyan, oh, may mata to. Kasi nandito si kuya sa loob ng itim na to. Yung face mo makikilala. So pagpasok mo ng sasakyan, madedetect na niya kung sino ka. Tapos iseset na niya pati yung mga placement mo ng mga side mirror, yung ayos mo ng upuan. Pupunta na siya kung ano yung last na ayos mo. Kompleto rin to sa connectivity. Merong Bluetooth function, Apple CarPlay, Android Auto, USB at auxiliary.
Ang aircon naman, dual climate control. So, makokontrol mo kung anong temperature sa left at right side. At meron din siyang pindutan para hindi mo nahahanapin pa kung nasan sa screen yun. Sa bandang baba, nandun naman yung auxiliary in at dalawang USB. May lalagyan sa ilalim. Electronic na rin ang parking brake. Ang shifter, katamtaman lang yung laki ang pindutan na sa unahan. Meron siyang park, reverse, neutral, drive at meron ding manual mode. Sa bandang right naman ng shifter, pindutan naman para pang-on ng camera sa screen. Merong dalawang cup holders, leather wrap ang armrest, ang compartment sa gitna, dalawa. So, meron siyang isang malaki na malalim na merong CD. Oh, meron. Pwede kang maglagay ng CD dito. At yung mga card mo, pwede naman dito sa bandang ibabaw at mga barya. Ang upuan naman, napaka-komportable, napakalambot ng leather kasi hindi to basta-bastang leather. Napa-leather to. Yan o. Wow! Dito sa likod, meron siyang dome lights at map lights in one. Parehong side, merong hawakan sa bitan, seat back pockets, bottle holder at extra compartment. Sa gitna, merong dalawang aircon vents at meron ding dalawang USB. Ang upuan, nare-recline to, magkabilang side ang controls. Meron siyang armrest, dalawang cup holders, tatlong seat belt at ISOFIX tethers. Dito sa likod, electronic ang pambukas at pagsara ng pinto. May pindutan din siya para diretso lock na. Meron siyang cargo cover na pwedeng itago sa ilalim. Magkabila, merong apat na talian, sabitan at pangtupi ng second row seats. Sa driver side, merong speaker. Sa passenger side naman, merong power supply at compartment. Sa ilalim naman nakalagay ang donut na spare tire at tool sa gitna. Kung kailangan nyo ng insurance para sa cars, motorcycles, trucks at cargo, mag-email lang kayo sa amin sa getinsured@rit-ridingintandem.com o di kaya mag-text kayo sa akin sa 0968-203-7833. At ngayon tapos na tayo sa exterior at interior review. Test drive naman tayo. Ano, let's go? Let's go na. Pero ito, bago namin kayo i-drive kung saan man tayo pupunta, meron muna kaming ipapakita sa inyo na magandang feature nitong Subaru Outback. So, ganito yun. Kunwari, ang nagmamaneho ngayon, tatay ko. So, ang tatay ko, pag nagmaneho yun, todo atras. Tapos, todo higa. Siyempre, kapantay na rin ito, yung mga side mirrors, babaguhin nun. Yan, so ganyan. Baguhin, mga nakalabas. So, yan. Siyempre, pagbalik nun ng sasakyan, paglabas nun ng sasakyan, hindi naman niya aayusin yan eh, ganyan na yan. So, ganito ang sikreto ng Subaru. Tingnan nyo to ha, papatayin ko yung makina, lalabas ako, tapos papasok ako ulit. Tingnan nyo kung ano mangyayari. Let's go. Nakikita nyo ngayon, sabi niya, hello RM, nag-a-adjust yung upuan ko, side mirror ko, nag-adjust na, at pag in-start ko, yung aircon setting ko na last na ginamit, yun din ang mangyayari sa aircon ko. So, pagpasok mo pa lang ng sasakyan, automatic na lahat. Sabayan mo pa ha, pati yung headlights nito automatic. Pati yung wiper nito automatic. So, pag nakalagay na siya sa automatic, drive ka na lang, wala ka nang iisipin. O, di ba, wala pa tayong test drive niyan. Teka, seatbelt na tayo, tapos tara na. Okay, let's go. Unang-una, ang steering, i-testing natin. Sa liko, malambot. Sobrang lambot, very easy, kayang-kaya ng kahit sino to. Hindi mahihirapan, hindi pagpapawisan. Ang suspension naman, dahil ito ay uneven cemented roads, walang problema. Malambot na malambot ang suspension. Kung gegradean ko yung suspension na to, 5 being the softest, siguro para sa akin, 4.5 to. Pero ang nakakagulat dito, pag lumiko ka, hindi pa rin siya mabody roll kahit maganda yung suspension. Ang galing ng balance niya. Samahan mo pa kasi yung engine nito, naka-boxer engine, so medyo mababa siya. Tapos, yung mismong sasakyan, medyo hindi kasi siya kataasan. So, yung ceiling niya mababa, kaya yung center of gravity niya mas mababa rin. So, ang ganda niyang iliko. Meron din nga pala tong torque vectoring, kaya talaga naman pag lumiku-liku ka, eh, hanep. Hanep sa pakiramdam. Oo, oh, hanep sa pakiramdam. Kapit na kapit. Oo. Jinx! Parang iisa na utak natin doon. Eh, kasi iisa yung naramdaman natin. Talagang kapit na kapit. Sa transmission naman, habang easy driving lang, nakagaya ng ginagawa natin ngayon, wala, hindi mo mararamdaman yung shifting. Kahit nga lakasan mo, kahit bilisan mo, wala pa rin kasi CV dito. Sa braking, walang pako, pero napakalakas.
overall, wala ka talagang masasabi sa driving dynamics nitong Subaru Outback. Para ka lang nagda-drive ng kotse, pero yung ground clearance mo nga, parang pang SUV. Tsaka tahimik din siya ito. Sobrang comfortable talaga yung pakiramdam. At tsaka, ito nga, eh, lahat ng pakiramdam mo, kasi soft yung nandito sa loob, soft leather, soft touches, tapos malambot yung suspension, tahimik yung makina. Masarap lahat sa pakiramdam. Lahat ng senses mo, tuwang-tuwa. Komportable lahat. Oo. Relaxing, ganun. Pero kahit komportable siya, kung gusto mo mag-disco, i-on mo lang ang radyo. Disco talaga, hindi pa yung concert. Iba talaga eh. Oh, yun oh, meron siyang dagong-dong, dumadagong-dong, ganun. Pang concert talaga, kasi kung gusto mo talaga yung parang gumaganon, mararamdaman mo eh. 11 speaker system kasi siya na Harman Kardon pa. So, branded yung mga speakers natin. Napakasarap talagang gamitin, napaka-komportable yun ang masasabi ko dito sa sasakyan na to. Pero ito yung pinakamatindi dito. Sa mga crawling traffic kagaya nito, may tricycle, no? I-on mo lang yung cruise control, tapos i-up mo. Ito na lang ang kamay ko, ah. Tara! Pero kailangan hawakan mo yung manibela para safe. At saka, pinapahawak talaga ni Big Brother ang kamay mo sa manibela. So, ang ginagawa natin ngayon, low speed follow. So, pagka mga traffic, ganito lang gagawin mo. Pag may nakita kang green sa unahan, eh, no? Meron sa mirror na green. So, ibig sabihin niyan, okay siya, working siya, nade-detect niya yung sasakyan sa unahan. Kahit tricycle, ayan, kahit motor, nade-detect niya. So, ayan. Hindi ako namembreno ngayon, pero kita nyo, bumabagal tayo ng konti. O, ito yung pa ako ha. Ayan, namembreno tayo, ito yung pa ako. O, kita nyo. Tapos ngayon, makikita nyo, after humps, bibilis ulit yung motor. Bibilis din tayo ng kusa. At isa pa, eto kamay ko, lumili ko rin mag-isa yung sasakyan. Saan nakakita na sasakyan na ganyan, lumili ko mag-isa. Kaso yun niya eh, kailangan yung kamay mo nandito pa rin sa steering wheel. So yan, oh, kahit nakaliko siya, dapat nandito pa rin sa steering wheel. So mas maganda to, mas makikita mo siya pag sa mga expressways at saka yung mga linya ng kalsada, pag talagang kitang-kita yung mga linya ng kalsada pagka magaganda yung kulay. Dito kasi wala masyadong pintura eh. Yung low speed follow na yun, bali hanggang 30 kilometers per hour yun, magagamit mo. Pero pag lumabas ka doon, kunwari nag 40 ka na, 50, 60, or gusto mo 100 kilometers per hour pag nasa expressway, so kailangan mag-set ka lang ng bago, pindutin mo lang yung down. So yun lang. Pag traffic, ang gagawin mo lang, on cruise control, up. Aandar na siya, susundan na niya yung sasakyan sa unahan mo. Pagka naman expressway, kunwari mabilis ka, nasa 100 kilometers per hour na yung takbo mo, i-press mo lang yung cruise control, tapos down, yun na yung set. Ibig sabihin, nakaset ka na sa kung anong takbo na yun i-maintain niya. Pero pag may sasakyan doon sa unahan mo, babagal siya. At pagka kunwari wala nang sasakyan sa unahan mo, babalik siya doon sa set speed mo na 100 or kung ano man yung i-set mo. Grabe, sobrang high-tech. Oh. Kagaya ngayon, tamad kasi talaga ako magmaneho eh. O yan, nag-up lang ako. Ayan na siya kasi kanina pa naka-on yung cruise control eh. So up na lang. Susunod na siya. Magandang maganda to pagka sa mga city driving tapos nataon, uuwi ka, rush hour, traffic na traffic, eh pagod ka na sa trabaho. Siyempre, pagdating sa sasakyan na traffic pa, ganyan, sobrang traffic, pagod ka rin noon. Pero ito kasi dahil nga malaki yung tulong niya para sa'yo, hindi ka na masyadong hirap. Kumbaga bago ka makauwi, nakarelax ka na rin sa sasakyan mo. Ang kinaganda nga dito sa cruise control ng Subaru, kahit 0 kilometers per hour, ibig sabihin kahit naka-stop ka, pwede mong gamitin siya. Pindutin mo lang yung up, aandar siya. Yun kasi, sa ibang mga cruise control, kailangan makareach ka ng 40 kilometers per hour muna, ganyan, or 30 kilometers and above, ganyan. Dito sa Subaru, hindi. Kahit 0 ka, kahit hindi ka umaandar, pindutin mo yung up, susunod na siya kaagad. Kung titingnan mo rin yung dimensions ng sasakyan na to, mahaba siya at saka malaki. As in, mas mahaba pa siya sa mga ibang ladder on-frame SUVs ngayon. At mas malapad din siya sa iba. Pero, pag din-drive mo siya, akala mo maliit lang kasi mababa siya. So, wala siyang mga blind spots. Kagaya pag mataas ka, blind spot mo yung banda dito. Dito, wala kang blind spot kasi mababa ka. Tapos, yung space pa sa unahan ng side mirrors, meron siyang salamin. So, makikita mo.
Yung angle din kasi ng mga A-pillars, pagka nakaupo ka dito sa upuan, panipis yung itsura niya. Kahit na pag tiningnan mo dito sa ibang angulo, malapad siya. Pero pag dito ka nakaupo mismo or sa driver side, manipis siya. Kumbaga, hindi ka masyadong hindi niya masyadong matatakpan yung kunyari may motor or may tao. Minsan kasi doon sa iba, takip na yan eh. Hindi mo na talaga makikita basta nandun sa likod ng A-pillar. Pero to kasi, ang ganda ng design nila, naka-angulo ba? Ganun. In short, manipis siyang makita. Oo, oh, in short yun. Manipis siya. Naka-angulo siya na manipis. At saka yung angulo rin niya, pa-forward, kaya nakikita mo pa rin lahat. So, hindi nawawala sa paningin mo yung ibang sasakyan. Ang engine din, napakatahimik. Nandito kami sa may palayan, so wala masyadong katauhan. Kaya, itong tahimik talaga. Yung dito masarap mag-shesta, ganyan. Kaya itong ito, sasakyan, sobrang wala ka nang maririnig. Wala masyadong tao, wala masyadong sasakyan. Oh. Ang aircon din niya, napakalamig kahit tanghaling tapat ngayon. Anong oras na ba? Oh, alas dos ng tanghali, pero okay na okay sa akin yung aircon. At ang fan speed, ha? 2 lang. Oh, sang ka pa. Dual climate control pa yan. Kaya pwedeng mas malakas yung kanya at mas mahina yung sa akin. At malakas pa yung ilalakas. Oo. Try naman natin yun ang engine power. Mabilis lang, ha? 30 kilometers per hour. You know? Baon! Woo! Ang masasabi ko lang, no? There's no replacement for displacement. Hindi kasi talaga ano eh, 2.5 liter gasoline to na boxer engine. Malakas talaga kahit low end pagka mga naturally aspirated eh. Hindi kagaya pag turbo, hihintayin mo pa yung top end. Ito kasi pagka ganyan mo, yan na agad oh, yan na oh. Yan na oh. Mabilis, tsaka ang ganda ng tunog. I love it lang na, pero grabe. Ganda, ganda. Okay. Next naman, susubukan natin yung sports mode. Kasi yung kanina, intelligent mode lang yun. So yan, ngayon, naka-sports mode tayo. Ayan, oh, ramdam mo na kaagad yung difference sa throttle response. Konting piga mo pa lang, umaabante na. Ayan, oh, nagme-maintain din siya ng 1,500 RPM. So hindi siya bumababa. So overtake tayo. Let's go. O, diba? Palang kahirap-hirap, oh. Yes! Uulin. Ganda, ganda na sports mode. Pero sa akin kasi yun niya, mas komportable yung ano, intelligent mode. At saka matuloy na rin naman, okay na ako dun. Mas makakatipid pa tayong gas. Ah, pero bago nga pala tayo mag-intelligent mode agad, eto yung paddle shifters, try natin. Okay, ganda ng tulong. Immediate din yung shifting niya, yung downshifting niya, nag-hold talaga, oh. Galing. Ayan, oh, downshift, oh. Bang, bang. Kita ba yung ulo namin gumagano? Ayan, ngayon, naka-primera tayo. Ganda, pwede ka maglaro. Tuloy, no? Downshift, oh. Kung may space lang, eh. Kaso mo, walang space, eh. Saka ramdam talaga yung makapit yung gulong, eh. Doon sa mga kurbada kanina, ramdam mo talaga kapit, eh. So, sa manual mode, ang masasabi ko dito, no? Immediate downshift, ramdam mo rin yung power, nag-hold talaga siya ng gears. Upshift mo, mabilis din. So, kaso, hindi nga lang totoong gears yun, ha? Pero ramdam mo na parang may mga gears kahit CVT. Ramdam mo rin yung shift, tapos naririnig mo rin yung makina. Ang sarap! Ang sarap maglaro! Di ba? Ang sarap! Ang sarap paglaruan ng shifter! Ayan, may konting space. Ito! Oh, dalawa na kaagad yun. Ganda nga. Oh! Ganda! Para sports ka rin dala mo eh. Para sports ka rin dala mo, grabe. Pero ang dami mong kakargahin na gamit, tapos lima kayong kakasya. Ah, ito pa nga pala, isang feature dito sa Subaru Outback. Pag merong hindi naka-seat belt, kahit saan pa nakaupo, dito sa harap, dito sa likod, kahit dun pa sa gitna, mag-a-alarm siya dito sa may infotainment system at sasabihin niya kung sino
sa mga passengers mo ang hindi naka-seatbelt, ganun. So alam mo na agad, sasabihin nyo na, oy, si ano, yung nasa gitna, hindi naka-seatbelt. Oy, nasa kanan sa likod, hindi naka-seatbelt. Sasabihin niya sa'yo, alarm siya, nagagalit. At ngayon, testingin naman natin ang turning radius. Let's go! One, two, 2.25 lanes ang inikot niya bago maka-U-turn. At ngayon, tapos na akong mag-test drive. Tignan naman natin kung anong masasabi ni Elaine. Let's go! Okay, game! Nag-adjust na ng kusa ang sasakyan. Nakalagay, hello, Elaine! So, up to 5 drivers nga pala yung pwede dito. So, kung kunyari, lima kayo sa pamilya na nagda-drive, iba-iba kayo ng driving position. So, ito, maganda to. Unang-una pa lang talaga ang steering nito, visibility, overall na experience, pakiramdam para sa akin ha, grabe, 10 out of 10. Oh, ganun siya kagrabe kasi nga visible siya, highly visible yung nasa harapan, nasa gilid, puno pa siya ng mga alarms. Ia-alarm ka niya, wawarningan ka niya kung merong mga parating or merong mga nasa hindi mo nakikita. Ayan, iilaw yung mga side mirror. Yung steering nito, Diyos ko, ba't ganito? Napakalambot. Napakakomportable. Pero, yung lambot ng steering naman niya, pagka mga nagliliku-liku ka, hindi naman siya yung parang kawala or parang unsure. Kasi, nagiging steady pa rin naman siya at saka okay na okay pa rin. At dito nga sa amin ngayon, maraming ginagawang kalsada. So, sinisimentohan ulit yung mga kalsada, ginagawang mas okay. Pero, may mga part talaga na uneven road, uneven na semento pa rin. So ito, yung suspension nito ha, grabe, sobrang lambot, sobrang komportable, sobrang smooth at sobrang suwabe sa pakiramdam. Ang pamemreno din sa kanya, sobrang suwabe, ayun oh. Kahit konting tapa ka lang, malakas na agad yung preno. Isa pang maganda na napansin ko dito, yung upuan niya kasi dito sa driver side, na-adjust mo 10-way. At yung sa passenger side, 8-way. Pero para sa akin, ayan nga, makukuha mo talaga yung gustong-gusto mong posisyon dahil nga 10-way pwede mong i-adjust. Electronic ha? 10-way electronic sa driver, tas 8-way electronic dito. Ang transmission din nito, wala kang nararamdaman. Basta pabilis ka na lang ng pabilis, yun na lang. Swabing-swabe. Sobrang convenient ng sasakyan na to, as in, pag mga long drive, sobrang sarap nito, for sure, gamitin. Kasi ito, hindi pa to long drive ha, pero enjoy na kami. At saka, talagang hindi kami pagod tuwing magdadrive kami nito. Kasi ito, nagamit na namin ng mga ilang araw din. Okay. At saka yung size niya, kahit sa labas, pag tiningnan mo, malaki siya. Pag nandito ka naman sa loob, at ikaw ang nagdadrive, eh hindi siya ganun kalaki sa pakiramdam. Madali siyang tansyahin. At saka nga yung mga blind spots, wala gaano. Kaya hindi mo rin problema kung meron kang mga hindi nakikita. Eto ha, paahon. Nadire-diretsyong mahaba, pero parang hindi mo mararamdaman sa loob na sasakyan. Wala. Intelligent yan ha, ito yung sports. Woo, G na G! G na G siya agad. Ibalik natin sa intelligent. Doon lang tayo sa ano, pakalma. Pero yung sport mode niya, pang sport talaga. Ito ata yung sasakyan nana eh. Di lang pang pamilya, pang sports pa. Tawanan mo naman! Tatawan na ba ako? Grabe ka! O yan. At dahil hapon na rin, it's coffee time. Magkakape rin ulit tayo. Ito, bago namang pupuntahan natin na kapihan. Di pa namin to napapakita sa inyo. Ayan, makikita nyo, isa pa tong magandang picturean, Instagraman. Wow, Instagraman. Picture for Instagram, Facebook, pang profile picture, yan. Oh, kaya sa inyong mga hindi pa naka-follow sa amin sa Facebook, follow nyo na kami sa Facebook. RIT, ridingintandem.com. Ay, wala pa lang .com. At saka sa Instagram, ganun din, at RIT, ridingintandem. Mm-hmm. At ito nga, puno yung dito sa pagdadalhan namin sa inyo. Kaya doon na lang tayo sa usual namin na kapihan. Mas gusto kong pasahero dito. Oo, lalo na doon sa likod. Napaka-komportable, as in.
Makakatulog ka talaga. Ito ay nagkakahalaga ng 2,380,000 pesos. Ang warranty nito ay 3 years or 100,000 kilometers whichever comes first. Ito naman ang safety and security features. Magpasalamat din tayo sa mga ka-tandem natin dito sa Subaru Cavite. At ipapakilala ko na rin kayo sa matagal na nating ka-tandem dito sa Subaru. Hi mga ka-tandem! Welcome to Subaru Cavite, the only Subaru in the South. I'm inviting you all to come and visit our showroom. Kaya mga ka-tandem, tara na! Dito na tayo sa segment na The Good and The Bad. Ang unang bad para sa akin, 2.5 liter engine. So malakas ang power nito, pero pagbabara naman sa traffic, malakas din siyang kumonsumo ng gas. Pero meron naman siyang auto stop start function na pwede kang matulungan sa pagtitipid. Yung style naman niya, medyo crossover kasi siya, pero medyo wagon din. So subjective to, depende sa iyo kung gusto mo yung styling. Sana dinagdagan na rin nila ng isa pang camera dito sa driver side para 360 degree camera na siya. Napansin din namin na may tendency ka ditong antukin na sobrang sarap sumakay tsaka sa convenience ng driving. So kung ito yung driver, kailangan talaga attentive ka. Unang good para sa akin, kumpleto ang safety features nito dahil sa Eyesight. Meron siyang throttle control pag mabubunggu ka na at kusa din siyang mamemreno. Pag inevitable, talagang mabubunggu ka na, ililiko pa niya ng kusa yung sasakyan kung saan libre. Napakaraming sensors nito at meron dito cross-traffic alert at mahaba pang listahan ng mga safety features. Gustong-gusto rin namin yung space dito. Kahit mga six-footer, kakasya dito. Kahit malapad ka, kakasya ka rin. Hindi lang sa tao ha, pati yung space sa cargo sa likod, grabe, napakalaki rin. Ang engine power din ito, wala ka nang hahanapin dahil malakas kahit pa may karga. Ayos na ayos din yung overall driving experience dito. Yung acceleration, yung braking, steering, suspension, wala ka nang hahanapin pa kasi lahat ayos na ayos. Ang tech naman ito, pagpasok pa lang, babatiin ka na. Ia-adjust na niya yung upuan, yung side mirror, yung aircon sa preference mo. Automatic na rin yung ilaw niya at saka wipers. Automatic na rin na almost self-driving na talaga. Kusang namemreno, naggagas, at lumiliko sa kurbada. Naka all-wheel drive system din siya. Kaya no problem tayo kahit putikan. At isa pa, mayroon din siyang torque vectoring. Kaya kung lumiko, hanep naman talaga. Ang infotainment system niya, pwede ka na rin mag-concert dito kasi kumpleto yung connectivity. Naka 11 Harman Kardon speakers at ang screen, 11.6 inches, ganun kalaki. Meron na rin tong built-in na crossbar, so hindi ka na bibili. Hindi ka na mahihirapan para sa cargo mo. Aha, hindi ka na rin mahihirapan kung gusto mong i-mount yung bike mo sa ibabaw. Ang verdict ko dito, kung naghahanap kayo ng sasakyan na napaka-komportable, highly convenient dahil ang daming tech at tulong na ginagawa sa driver, pwedeng everyday car at pwede rin family car, pwede rin pang long drive, ito na yung bilhin yung sasakyan, bagay ito sa inyo. Para sa akin naman, kung naghahanap ka ng kakaibang experience, yung kotse nga na halos magmaneho na mag-isa, at gusto mong maiba naman sa mga usual na nakikita mo, ayos na ayos to kasi halos kapresyo lang niya yung mga top of the line ladder on frame na SUV. So kung ako sa'yo, mag-test drive ka na rin ito. Maraming maraming salamat po sa panonood! Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin! O next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at ili.